Okay, kabayan, mabuhay po kayong lahat, kabayan ko. Narito po muli ang ating palatuntunan, ating alamin. Ka-Jerry Jeronimo po ang inyong kasama. At gaya ng dati, pag-uusapan po natin ang paksa ukol po sa ating kabuhayan. Siyempre, kabuhayan ng Pilipinas, kabayan. At natutuon po ito, number one po ang ating food production. Ano po? Kasi kung kapos ng pagkain, kabayan, taggutom ang mga tao, kabayan ko. Kaya iyan ang ating pag-uusapang pangunahin sa araw na ito sa ating programa at yung pong mga paksa ano, na makatutulong po sa pagpapaganda ng ating pong kapaligiran at syempre makatutulong ng malaki sa production po ng pagkain sa buong mundo, kabayan. Hindi lamang sa Pilipinas, kabayan ko. Okay, kung kaya sabi nga po natin, dapat palakasin ng ating bansa, ng ating pamahalaan, ang agri-fishery sector. Paano palalakasin ang produksyon, kabayan? Well, sa Pilipinas, unahin po natin ang bigas at mais kasi yan po ang nangunguna sa hapagkainan ng ating pong mga kababayan Pilipino, kabayan ko. Lalo na yung pong mga kapos sa kabuhayan at sa kanilang pamumuhay. May ilang nagpapayo na importasyon ng sagot para po sa mga butil na ating binanggit. Okay nga, kung wala namang magbenta, papaano na ang mangyayari po sa atin, kabayan? Ngayon nga, may mga rice producer na mga bansa, kabayan, ano po, na nagbabawas na ng kanilang pagbibenta ng mga nasabing butil, bigas at mais. Siyempre, sa kanilang isipan, una muna ang pangangailangan po ng kanilang mga kababayan. Kaya nga sabi ng ating alamin, let's put more attention and efforts ano po, sa agri-fishery sector bago ang ibang mga issue at ibang mga programa, kabayan. Okay, sa ating pagpapatuloy, sa produksyon, kailangan po ang pondo. Siyempre, yan po nangunguna, kabayan ko, hindi mawawala yan. At ang pangunahin po sa mga pangangailangan ng bawat programa, kahit na po ang ating mga kababayan, pondo. Diba, kapag nagkukulang po ang nakukuha po sa ating mga bulsa, ano po, sa mga libutan po natin, kabayan ko, umaangal na kagad. Si Mrs. umaangal sapagkat kakaunti ang ibinibigay na kita at sahod ng kanyang mister, kabayan ko. Yung pong ating mga manggagawa nagrereklamo sapagkat kakaunti lamang ang kanilang kinikita at nakukuha. At yung pong mga may mga negosyong maliliit, kabayan, namumroblema rin po sapagkat wala silang ibabayad sapagkat ang kailangan ay pondo, kabayan. At yan po ang kinakailangan pagkukulang po natin ng pansin, kabayan. Sa produksyon ng pagkain, kailangan ng pondo para panustos sa ano po? Abono, binhi at marami pang ibang gamit, kabayan. Yung mga makinarya, yung po mga ginagastusan ng mga, yung po mga workers, panggagawa, kabayan. At syempre, tubig pong pang-irigasyon ang isa sa mga pangunahing kailangan po. Mostly, kabayan, papel po ito ng ating gobyerno. Ang gawa naman at gawain, kabayan, pagtatrabaho sa farming sector naman po, kabayan po. Kaya sa food production, kabayan, dapat isang kamay lahat po tayo. Tulong-tulong ang kailangan. From production to distribution, marketing, hanggang sa makarating po sa ating mga kababayang mamimili, kabayan. At yan po ay ating pong pinag-uusapan sapagkat napakahalaga. Narinig ko nga yung sinabi ng ating Pangulo, sabi niya, sabi po niya, hindi siya aalis sa Department of Agriculture hanggat hindi naisasaayos ang lahat ng bagay ukol sa nasabing departamento. Maalis natin yung mga masasamang issue at makatulong sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na ang mga magsasaka, mangingisda at yung po nasa pangisdaan, aquaculture, ay matulungan at gumanda ang kanilang takbo ng negosyo at hanap buhay, kabayan. At syempre, magandang takbo ng kabuhayan. Okay. Opening salvo po natin sa araw na ito, kabayan ko. Kasi ang topic po natin, kabayan, ay tungkol po sa role ng kalikasan, ng nature po, kabayan, sa produksyon ng pagkain. Bakit na mukhang naiba? No po? Hindi po naiiba, kabayan, sapagkat ito pong papaksain natin, kabayan, ay meron pong kaugnayan sa lahat po ng bagay na ginagalawan po natin at yan po ang tinatawag po nating kalikasan, likas-yaman at mga bagay na nakikita po natin sa ating kapaligiran.
At ang bagay na ito ay mapapasentro kabayan, medyo maiiba po sa iba, ano po, sapagkat kumpara sa iba, sa inyo ay walang saysay. Kasi you are not concerned or a part of this yung pong issue na ito na ating pong pinagpag-uusapan sa araw na ito. Okay. The role of honeybees, butterflies at iba pang mga insekto na katulong po sa produksyon ng pagkain the natural way, kabayan. Ang tanong, why is honeybee and their likes, kabayan, ay napakahalaga sa ating kapaligiran at sa ating environment? Pero yan po katanungan, kabayan, sasagutin po natin. Pero bago ang lahat, alam nyo, mayroon akong foster family na kung tawagin po natin, ano po, sa UK, kabayan ko. At natira po ako sa kanila. May foster family, inadapt po nila ako dun eh. At minsan, nagpalabas po sila ng panawagan, call for assistance, kabayan, na tumulong ang lahat ng tao sa buong mundo sa pagbibigay proteksyon sa mga insekto na tulad po ng mga plant pollinators, kabayan. Ang ilan sa mga ito, mga honeybees, kabayan ko, mga butterflies at iba pang mga insekto na nagpo-pollinate ng mga halaman. Sapagkat napaka-importante, kabayan ko, bakit importante ang mga pollinators, kabayan? Alam po ninyo, itong mga insektong ito na nagpo-pollinate ng mga crops, sana po, kapag ka sila ay nawala, hindi magtatagal ang tao sa mundo. Sabi nga po ng mga dalubhasa, yung 7 billion population sa buong mundo, kabayan, ay umaasa po sa pagkain. Pagkain, kabayan, ang ating pinag-uusapan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Anong kaugnayan sa mga insekto nito? Alam po ninyo, itong mga insektong ito, kabayan, ano ho, ay nag-pollinate, tumutulong po sa mga pagpapalago, pagpaparami at pagtubo at pagbunga ng mga halaman at mga punong kahoy. At kapag ka sila ay nawala, hindi magtatagal ang tao sa mundo, kagaya po ng ating nasabi, extinct tayong lahat, kabayan. At ang honeybees and the most important pollinator, kabayan, sila ang nagpapalakas ng produksyon ng pagkain, hindi lamang po ang mga tao, hindi lamang po ang mga kababayan po natin na sinasabi sila po ang nagsasaka, hindi po. At nagpapalakas ng mga halaman, nagbibigay po ng bunga, nagbibigay ng trabaho, sila rin ang natural producers ng mga binti. Gets nyo ko? Oh, gets nyo ko? Alam po ninyo, mamula po sa mga binhing itinatanim po natin hanggang sa mga bungang kahoy, kabayan ko, sa mga halaman na ating pong inaalagaan. Yan po ay dahilan po sa mga plant pollinators sa ating sinasabi, kabayan. At ang isa rito ay ang honeybees, kabayan, o mga butterflies at iba pa. Kung wala ang mga honeybees, kabayan, putol. Sabi nga nila ng mga dalubhasa, putol ang buong food chain sa buong mundo. Bakit kanyo, kabayan? Kapag ka walang pollinator, walang tutubo na halaman. Walang tutubo na mga punong kahoy. Walang makakain ang ibang mga insekto. Walang makakain ang mga ibo na nagdipana. Walang makakain ang mga ligaw na hayop sa kapaligiran. Wala pong tutubo sa buong mundo, kabayan. Sabi nga natin, putol po ang food chain. Ang food chain, kabayan, magmula po sa lupa hanggang sa makarating sa tao, yan po ang food chain. Yan po, kawing-kawing po yan na kinakailangan buo at hindi po mapigtal, kabayan. Kapag ka patay ang mga halaman, mga punong kahoy, patay ang ibang insekto, walang makakain ng mga hayop na alaga at mga hayop na ligaw, kabayan. Sabi nga ng mga dalubhasa, ano po, a world without bees. Ang isang daigdig, ang isang mundo na tulad po natin, ang ating planeta without these pollinators, mahihirapang mabuhay ang mga tao sa mundo. Ganun sila kahalaga, kabayan. At sabi nga po natin, para po sa maraming tao, ano ba yung mga bees na yan? Wala kaming pakidyan. Wika nga, sabi nga po nila. E kapag yan po ay nawala at nawala po ang food chain, gutay tayong lahat, kabayan. Anong ibig sabihin ng gutay? Gutom at saka patay, kabayan ko. Gutay ang sabi po ng ating alamin. Yan po ang ating bukang bibig noong pamang tayo nagpapasimula tungkol po sa mga insekto na kagaya po ng honeybee.
Kung walang mga insektong tulad ng mga bees, kabayan, yan po ang sasabihin po natin, gutay tayong lahat, gutom at patay tayong lahat ng mga tao. Ibig sabihin yan, talagang mahihirapan po ang lahat. Kaya nga, ang isang paksang binubuhay na muli ng ating alamin ay ukol po sa honeybee production na sinimula ng ating programa nakalipas na po, ano po, as early as the late 60s sa radyo at 70s and 80s sa television. Una nating nakasama ang ilang nag-umpisa po ng honeybee production ang ating pong naipakita sa ating bansa sa pamamagitan po ng radyo at television, sina Ginoong Fred Santos. So makabilang buhay na po sila, ano po, kabayan ko. At saka from South America, si Ginoong D. Velasco, kabayan. Yan po ay nakaugnay po natin, pinuntahan po natin, at sila po ang unang nagkintal sa aking isipan na napakahalaga ng mga insekto na tulad po ng honeybee. At sumunod nga po, yung mga nakaugnay ko mula po sa ibang bansa sa Europa, sa United Kingdom, kabayan, nanawagan po sila. Ano po, sabi nila, kinakailangan magkatulong-tulungan tayo sapagkat, alam niyo ba, na mayroon po naging problema ang mga honeybees, nagkakamatayan po ang honeybees sa ilang bansa. At ito po ay katotohanan na magiging problema kung hindi po natin maiiwasan ang mga bagay nito. Kaya natutuwa tayo, nakita ko po sa internet, kabayan, dito sa Pilipinas, marami na po ang nag-aalaga ng honeybee. Kaya lang, mayroong honeybee na galing po sa ibang bansa, bellifera, at saka yung mga stingless bees, kabayan, pare-pareho po yan. Pero ang sabi ko nga, hindi dapat mag-umpisa dyan at hindi dapat matapos dyan. Ang kinakailangan, they have to be concerned and they have to give focus, ano po, attention sa ating pong kapaligiran sapagkat ito po ay makatutulong sa buong buhay po ng mga tao sa hindi naman sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kaya, kabayan po, ito po ay isang payo pong kapatid ng ating palatuntunan ng ating alamin. Pag-ukulan po ninyo ng pansin ito. At sa ating gobyerno, alam po ninyo, merong isang batas, ano po, at yan ay bahagi ng ating ipakikita ngayon sa ating baliktaw, tanaw. Merong isang batas na pinalabas na noong panahon ng panahon po ni GMA, ano po, na pinasa po ng Kongreso, ito ay isang batas na nagbibigay kalinga at tulong at atensyon sa produksyon po ng honeybee dito po sa ating bansa. Kaya lang, medyo natutulog po yan, kabayan ko, at it's on the part. It is on the part of the government to do something about this and to really give emphasis to this law para po ito ay makatulong sa ating po mga kababayan at makatulong po ito sa pagpapalago at makapagbigay din pagpapalago ng hanap buhay at magbigay din po ng proteksyon sa ating kapaligiran. Yan po ay isang batas na ipasa na ng Kongreso at yan po ay kinakailangan dapat na pag-ukulan ng pansin hindi lamang ng ating mga kababayan Pilipino kung hindi ng ating gobyerno. Okay, tungkol po dito, kabayan, balik tanaw po tayo sa ilang informasyon ukol sa honeybee production sa Pilipinas na nakuhunan po natin noon pa at ibinabalik po natin bahagi po ng ating kaugnayan sa, kung di ako nagkakamali, sa Mariano Marcos University sa La Union, kabayan. Panoorin po ninyo ang nasabing interview. Kabayan, sa pag-aalaga ng honeybee o pukyutan, maraming Pilipino ang makikinabang. Sa ngayon, umaangkat pa ang Pilipinas ng mga produktong hango sa pag-aalaga ng pukyutan. Ang malaking bahagi ay inaangkat pa ng mga pribadong kumpanya na gamit sa mga industriya, sa tahanan, lalong-lalo na sa produksyon ng iba't ibang uri ng pagkain. Sinabi ng mga dalubhasa na may kakayahan na ang Pilipinas upang mapalaki ang industriya ng honeybee production. Ang kailangan lamang ay isang pambansang programa na pasisimula ng pamahalaan upang marami ang mahikayat na ito ay palakasin. Sa ngayon, mayroon ng batas ukol sa pag-aalaga ng honeybee at ang isang sentro ng alagaan ay sa La Union na kung saan ay naitatag ang isang tanggapan ukol dito. Yung atin pong institute ay nag-start o naaprobahan noong August 10, 2001. Yan po ay by virtue of Republic Act 9151, which was signed into law
by then ex-president Gloria Macapagal Arroyo. Okay, Director, bakit naman po DIMSU ang pinaglagakan ng nasabing ang na-task po was tasked to handle this kind of project? Yeah, actually, this was previously called the Apiculture Training and Development Center here at DIMSU. Okay. That might be the reason why when it was established as a, as an institute, they put it here. Kaya dito po yung ating institute. When you say institute, ano po talaga ang pinaka-klarong mandate po nito para sa apiculture? Yeah, actually, it's mandated to conduct research, extend technologies, and train beekeepers and would-be beekeepers. Yun po yung tatlong mandatos ng ating institute. Pero ang pagkaalam ko po rito, Director, hindi lamang po para sa La Union, hindi lamang po sa Northern at Eastern Luzon, kung hindi sa buong bansa, national in scope. Yes po, kaya nga inaabot namin hanggang sa aming makakaya yung ating mga beekeepers sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Especially pag nagkakandak tayo ng annual beekeeping conventions, we invited this beekeepers, not only beekeepers but even the supporters of this beekeeping program. Nabanggit po natin yung national orientation at saka yung pong mandate po ninyo sa buong Pilipinas. Ano po naman ang contribution ng iba't ibang mga sector at saka mga regions para po nga magtagumpay itong inyong ginagawa sa apiculture at syempre lalong lumakas ang inyong institute? Yeah, actually, one of the strategy na ginawa natin is to collaborate with other SUC. Kasi yung mga state universities and colleges, meron silang program sa research and extension na doon po naka-anchor yung mandate ng ating institute. Training, conduct research, and extend beekeeping technologies. Nandun po, built-in po, na function ng ating state universities and colleges. So sa ngayon, we have collaborated with around 10 state universities and colleges from Northern Luzon to Bicol, including Mindoro, and we are eyeing one in Mindanao in one for the Visayas. You know that that is one strategy in order to reach our beekeepers by na hindi na kailangan kami ang pumunta doon. Kung meron nang mga satellite partners tayo doon, sila na po ang assist sa kanila. Okay. Was there any budget allocated or allotted to this project by either Congress or by the national government para po lalo pong mapabilis ang pag-develop? Meron po sa with the initiative of Congressman Victor Ortega, meron po siyang na-source out na 5 million, although this is only for MOOE, maintenance and other operating expenses. Wala po yung equipment at saka physical, what do you call that? Personal services. So yun lang po ang naibigay sa amin. Of course, as far as the personnel of the institute, we are all detailed here from DIMSU. Okay. We are personnel of DIMSU, then detailed at the institute. And what are the contributions by the different state universities kung pag-uusapan po natin itong project na ito? Yun po, yung sa pagkandak nila ng research at saka training sa mga ating mga would-be beekeepers. Of course, including the beekeepers who would like to upgrade their knowledge on beekeeping. Now that there is a law on the culture, the production of honeybees in the country, development of the same project, ano po? At mga produkto, yung mga products po natin, meron pa nga kayong packaging at labeling of the different products that can be derived from honeybee production. Ano po ang nakikita po ninyong future nito sa Pilipinas?
lalo na ngayon na medyo nagdi-deteriorate na yung ating mga native base, kailangan na maisulong natin uli, revive the native base, and at the same time itong itong European mellifera. Yeah, European honeybee, tinatawag na Apis mellifera, para makatulong sa pagpulinit ng ating mga halaman. Na-observe natin na sa ngayon, because of too much application of chemicals, chemical farming na tinatawag nila, nawawala yung mga natural pollinators natin. At yun ang isa na importante na dapat ma-revive yung address natin. So, we encourage the conservation and preservation of native bees, including the culture of this domestic species. You know, in some other countries, Director, the so-called stingless bee, ano po, yung mga native natin, kiyot, yung lukutan na sinasabi po natin, they have been developing this kind of bees, ano po, sa ibang bansa like in Australia, in Malaysia. Dito po sa Pilipinas, ngayon lang natin sinisilip ito. Ito po ba in attribution to what you just said, tungkol po dun sa ano, sa pagpo-protect, bigyan natin ng proteksyon ng mga native bees po natin. Ito po ba ngayon, pwede nating isagawa sa Pilipinas ito? Opo. Actually, yung mga native bees, especially the Apis cerana and that of the stingless, marami na ito sa Bicol region. And ngayon, yeah, Trigona po. Yung Trigona species, yung sa amin dito is ibang species but still within the stingless bee species. Ano pong species na meron kayo dito sa stingless bee? Hindi ko masyado kasi may somebody from Bicol na studying this the nomenclature of this different species and they have identified one species in Atok Benguet. Itong sa amin hindi pa na-identify kasi kasiglaki lang ng bigger than the mosquito. Whereas the stingless there is a little bit bigger. So, nag-start, marami na sa Bicol ang nag-aalaga nito. Actually, medyo pati production nila ay medyo marami-rami na rin. And dito sa Lukban, sa Mount Banahaw, may farmer tayo doon, may beekeeper doon na nag-aalaga na rin ng ganito. Na ito ay yung species doon sa mismong Mount Banahaw din. Yes, sir. Bagamat maraming taon na nasa Pilipinas ang mga kaalaman ukol sa honeybee production, halos hindi pa rin ito gumagalaw at mangilan-ngilan pa lamang sa mga Pilipino ang nasa pag-aalaga ng pukyutan. Sa ibang bansa, bilyong dolyar ang nasabing industriya at isang negosyong nagbibigay ng hanap buhay at kita sa maraming tao. Sa Pilipinas, kailangang ito ay bigyang buhay upang marami ang makinabang. Alam po ninyo, kabayan, na pasok sa balita na po, yung tinatawag na ano, nagkaroon po ng pagpupulong-pulong para mailagay sa ayos po ang kalagayan po ng ating mga mahihirap na kababayan. Ito po yung tinatawag na ano, poverty alleviation program, ano po. At kung hindi ako nagkakamali, ang mangunguna po diyan ay si designated secretary Larry Gadon, ano po. Iyan po ay inugnay dito po sa NAPSI, isa pong departamento sa ating gobyerno na namamahala ng mga bagay na makatutulong po sa ating mga mahihirap na komunidad sa Pilipinas. And I would like to call the attention of all concerned and I would like to call the attention personally of the President himself, kabayan, at yung po mga dignitaryo sa kanyang kapaligiran, ano po, na pagkukulang po ninyo ng pansin ang mga bagay nito, itong issue ito tungkol po sa honeybee production, sapagkat ito po, kabayan, ay makapagbibigay ng tulong sa ating kapaligiran, hindi lamang po ang kapaligiran, kung hindi pagkahanap buhay at kalusugan ng ating mga kababayan sa Pilipinas at makatutulong po tayo. Malaking ambag ito ng Pilipinas sa buong mundo. Sapagkat kung talagang tutusin, let's look at countries like Australia, kabayan.
Oceania Group, ano po, na kinabibilangan po ng Australia, New Zealand at iba pa na malapit po sa Pasifiko. Part of the Pacific areas, kabayan. Oceania ang kanilang tawag dyan, kabayan ko. At sila, lahat ang kanilang interland, kabayan, ay halos kabundukan. Ang kanilang mga na exterior po nila area ay may mga punong kahoy, may mga proyekto na kagaya po ng pag-aalaga po ng mellifera species po ng honeybee. And one of the best honeybees, honey kabayan, pulot, ay nagbubuhat po sa Australia, kabayan ko. At sa Pilipinas, kabayan, talamak ang ating pong kabundukang magaganda at natitira. Oh, yung hindi pa sinisira ng ating pong mga naglalag, yung po nagtatanggal po ng mga punong kahoy sa ating kapaligiran sapagkat pagtatayuan po ng mga istruktura, kabayan ko, puno. Pero ito po, kabayan, dapat iligtas po natin. We have to protect our environment. We have to protect our upland areas and the hillside areas, kabayan ko, para ito po ay magamit po natin sa produksyon ng pagkain. And one of the species that we are concerned and we are pointing to, kabayan, ay ang tinatawag po nating honeybee at ang mga pollinators po na ating po pinag-uusapan sa ating programa sapagkat ito po ay makatutulong hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At yan po, kabayan, ay isa po sa mga bagay na ating pong tinutungo sa ating pong usapan, sa ating pong programa, sa palatuntunan ating alamin na sana po ay ma-revive at mapalakas ang batas ukol po dito. Yung sinasabi lang 5 million, ano na yung 5 million na yan? Dapat ang ibigay na pondo dyan ay bilyon sapagkat marami pong mga kababayan tayo sa buong Pilipinas ang makikinabang kapag ito ay pinagkukulan ng pansin. And as we speak of what we call poverty alleviation program, kabayan, eh ito po ay isa sa mga bagay na sa palagay ko sa mga proyekto, mga livelihood projects na kailangan pagkukulan ng pansin ng ating pamahalaan. At yan po ay isang payong kapatid mula po sa palatuntunan ating alamin. Okay, kabayan, sa mga darating na araw, sapagkat may mga kinokontakt po kami, ano po, ng mga nag-aalaga po ng honeybee, and I would like to call the attention also of these people, of these groups, kabayan, huwag lamang po ninyong isipin ang pagbibenta po ng mga pulot, pagbibenta po ng mga pollen, pagbibenta po ng mga produkto na nanggagaling sa honeybee. Ang pag-usapan po at pagkukulan ninyo ng pansin ay kung paano makatutulong ito sa buong bansa, sa ating kapaligiran, sa ating kabundukan, sa ating mga halaman, at kung paano makapagdaragdag ito sa produksyon ng pagkain dito po sa ating bansa. Okay, kabayan, ito po ay ating pong mga bagay na pinag-uusapan mula po sa palatuntunan ating alamin na sana po ay makarating sa lahat po ng mga kinaukulan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo muli pong nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunan pangkabuhayan, pati na po ang produksyon ng honeybee at mga lahat po ng mga pollinators ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunan ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless this whole Filipino nation.